Hi guys! Welcome to my channel. I am Eve. Namiss ko kayo. Ngayon, nakabalik na ako ulit sa pagre-review and sa paggawa ng video. So, kung mapapansin nyo, iba ang ating setup ngayon kumpara sa dati kong setup. Kasi lumipat kami ng bahay and inaayos ko pa lang yung bago kong filming setup para sa inyo. Konting hintay na lang, mababalik na natin yung kagaya nung dati or kung mas maganda pa dun sa dati. So, bear with me na lang muna sa ngayon kung ganito lang muna tayo. Pero gusto ko kasi mahabol tong produkto na to na i-review kasi alam ko today siya lalabas sa mga stores. So, ang i-review ko ngayon ay itong Lustrous Velvet Matte Lipsticks. Ang Lustrous ay ang collaboration ni Nadine Lustre at ng BYS Cosmetics. Pangalawang collection na ito, no? Diba naglabas siya nung unang collection niya? It's the summer collection. And this one, I think this is her birthday collection kasi nalalapit na ang birthday ni Nadine sa October. Meron siyang tatlong shades ng lipsticks. Pero available yon in different finishes. Merong moisturizing lipsticks, yung bullet lipsticks yon, and meron ding matte lipsticks na sa traditional din na lipstick, and merong liquid lipsticks na velvet finish, and yun yung kinuha ko. So, nakuha ko to ng pre-order sa Lazada last, kung hindi ako nagkakamali, is August 12 or 11, mga ganong date. Basta nung nag-announce sila, nung naging available na sa Lazada for pre-order, nag-order agad ako. And then, kwento ko na din sa inyo kung paano siya dumating sa akin. Nakalagay doon na August 15 to August 23 yung expected time of arrival niya sa akin. Kaya lang, dumating na siya sa akin August 24. Kasi, pero naintindihan ko naman, although na-late siya ng isang araw, kasi bumabagyo nung mga panahon na yun eh. At saka, napagitnaan, nagkaroon din ng holiday in between, diba yung August 21. So, naintindihan ko naman na kahit medyo late siya dumating, usually kasi, hindi ko gusto yun pag, pag nahuhuli siya dun sa expected time of arrival niya eh. Pero naintindihan ko naman this time. I got these velvet lipsticks for 1,099. Yung itong buong set. Dahil more than 1,000 yung price niya, free na yung shipping sa Lazada. Pwede mo rin siyang bilhin ng per shade, isa-isa lang, so hindi siya nakaset. Ang presyo niya is 499 pesos. Pero sa pre-order, set lang yung available. And ito, kasama yung ibang finishes, magiging available sila August 31 sa lahat ng Watsons and SM Beauty Stores branches. Ayun. Umpisahan na natin. Umpisahan ko na ipakita sa inyo. Ito ang packaging. Magandang packaging niya. Cardboard siya. So, ganyan. May design siya. Parang mga constellation ito. Itong design. And then, pag pinuksan mo siya, ganyan. Laman niya yung tatlong velvet lipsticks. Ang shades niya, Leo, Virgo, and Libra. Ayun. Na-attract talaga ako dito kasi Virgo ako eh. Pero actually, na-shoot ko na yung lip swatches nito kanina. So, nagamit ko na siya kanina. First time ko lang din to ginamit ngayon. Kasi simula nung dumating din siya, medyo naging busy ako. So, hindi ko siya nagamit. Kasi nag-birthday yung daughter ko. So, medyo busy-busy. Hindi ko pa siya na-testing. First time ko siyang na-testing kanina nung nag-photoshoot ako nung lip swatches. So, itong video na to is medyo kind of a first impression. Kasi hindi ko pa naman siya na-testing ng whole day. So, i-describe ko na lang din sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung paano siya, kung nagustuhan ko ba siya or hindi. Ayun, malalaman natin mamaya. Pakita ko muna sa inyo itong isa. Ang packaging niya sa loob, ito ay plastic din ito eh. Acrylic din siya nalalagyan. Pero, ang parang silver or bronze yung kulay niya. And then, yung kanilang logo nakasulat dito. And then, dito sa baba, sabi na Nadine Lustre X BYS. Tapos, plain lang siya sa ibang sides. And then, dito sa likod,
Hindi ko alam kung mapipick up siya. Kasi gamit ko lang din na pang-film ko ngayon is yung cellphone. And like dati yung camera. Hindi siya nagpo-focus. Babasahin ko na lang. Nakalagay 01 yung number ng shade. And then Leo yung name ng shade. Merong mga codes. And then net weight is 2.5 grams. And then the batch number. And that's it. Yun yung napansin ko lang na nakasulat sa kanya. Wala nang iba. Walang expiration date. Walang ingredients. Kahit saan dito sa packaging niya, walang nakalagay na ganon. And medyo hindi ko gusto yon. Kasi syempre, mas maganda na inform tayo kung anong ingredients and kung kailan yung expiration date niya. Kasi baka makalimutan natin, di ba? Pero titignan ko kung meron sa website ng BYS. Kung may website ang Lustrous or ang Facebook page. Sa ngayon, sa base sa mga nakita ko sa Instagram posts nila, walang ganong info kasi hinanap ko rin kanina before ako nag-film. And isa yun sa mga bagay na hindi ko gusto right off the bat. Meron din siyang free na, nakita ko sa inyo, lip brush. Ganyan siya. Retractable siya. Ang cute niya. Ayan siya. Na hindi ko na rin naman nagamit nung nag-swatch photo ako kasi meron namang doe foot applicator. Pero siguro kung may gagamit na iba or kung makeup artist ka, useful ito. Pero sa akin hindi naman. Or pwede ko rin naman magamit sa ibang lipsticks ko. Pero for this one, I don't think na magagamit ko siya. So ayun. Simulan na natin yung swatches natin. Unahin ko ay si Leo. So, si Leo yung parang nude siya. Oops! Tingnan nyo, guys. Nakikita nyo ba yan? Tabi niya agad yung applicator niya. And sabi ko sa inyo, pangalawang beses ko pa lang na nagamit to. Una kanina nung nag-swatch ako. And ayan. Ganyan na siya. So, ibig sabihin, hindi matibay yung kanyang applicator kasi yung pressure sa loob, nasisira siya. Well, anyway, tignan natin. Baka ano pa rin naman siya. Hindi siya masisira. Hopefully, hindi siya masira. So, swatch ko muna sa hand ko. Si Leo ay yung nude color. Medyo may pagka-peachy siya. Peachy nude. Ayan. So, apply natin sa lips. Oh my gosh. Ang amoy niya, ang smell niya, naamoy ko na to kanina na nag-swatch photo ako and yun yung isa talaga sa una ko napansin. Hindi siya mabango, guys. Hindi. Ang amoy niya, para siyang, alam niyo yung sa photocopy, yung sa Xerox, yung tinta nun, ganun. Di ba pag yung bagong labas na photocopy, pag inamoy mo, ganun na ganun yung amoy niya. And hindi ko gusto yun. Oh my God. Amoy na amoy siya talaga habang nilalagay. Mahilig pa naman ako sa mabangong lipsticks. Grabe amoy nito. Ah, God. Abang niya. Sorry. Sorry, kamal talaga. Ayan, so kung napansin nyo, nakadalawang dip na ako. And nasa upper lip pa lang ako. Kasi medium coverage siya. Nung unang layer, nakikita ko pa yung mismong lips ko, yung skin. So, kaya kinailangan kong mag-dip ulit para makuha ko yung full coverage. So, ngayon, full coverage na siya. And then, pangatlong dip. Madali naman siya i-glide and medyo nawawala-wala na yung amoy. Pero, hindi ko talaga gusto yung amoy niya. This is Leo. Pag binabalik mo yung doe foot applicator, merong resistance talaga. Buwabalik siya, oh. Tapos, dahil feeling ko hindi sturdy, hindi matibay yung ano applicator, kaya siya nagbe-bend. First time ko na-experience to, guys. Sa liquid lipstick na doe foot applicator. Ayan. This is Leo. Ayan, so hintayin natin siyang matuyo kasi sabi nila budge proof ito para ma-kiss test natin. Medyo sticky siya. Ayan guys, mga 1 minute na nakalipas at medyo dry na siya. Ayan, tuyo na siya.
Maganda yung kulay niya, no? I-kiss test natin. Wala. Okay, so pasado siya sa kiss proof test. Ang pakiramdam niya ngayon, velvety nga siya. Gusto ko yung pakiramdam niya. Kanina medyo sticky nung bagong apply. Tsaka, pero ngayong natuyo na siya, hindi na siya sticky. Dry na siya, oh. Tsaka parang velvet talaga yung feeling niya. So, true sa claim nila na velvet finish. Gusto ko yung feel niya. Ayan, guys. So, dito naman tayo kay Virgo. Siya, okay pa naman yung wand. Ito yung talagang peach siya. Ang peachy na ma-brown. Ayun pala, masasabi ko, meron siyang stinging. May pakiramdam na siya na nag-sting sa labi mo. Ayan, hanggang ngayon, habang nagda-dry siya, nafe-feel ko yung stinging niya sa lips. Pero hindi siya mint eh. Wala siyang mint na amoy. So, I don't know why. Yung doe-foot applicator niya, yung body ng applicator niya, is tabingi na din, kagaya ng sa Libra. So, arm swatch. Ooh, ganda ng kulay niya ito. Maganda ng kulay niya. So, this is Libra. And ang masasabi ko, ang ganda ng kulay niya. Ito yung red na okay lang kahit pang everyday wear mo. Kasi deep red siya na may pagka-maroon. Na parang may pagka-konting purple siya. So, yun. Ang ganda. I think this is my favorite shade among the three. Si Libra. Ayun. Sunod si Virgo. Yung paborito ko. Masasabi ko sa kanya, medyo drying itong ito. Two layers kasi yung, ay two dippings yung ginamit ko. And, kailangan mong maging maingat kasi medyo streaky siya. So, hintayin mo siyang matuyo and then tignan mo yung color or yung part na hindi pantay. And then, kailangan mo siyang patungan ng second layer para pumantay siya dun sa iba. Kasi mapapansin mo talaga yung difference eh. And kung makikita nyo, ayan, na-emphasize yung lines ng lips ko. Mapapayo ko sa inyo, mag-apply kayo ng lip balm muna, pang primer nyo, or kung meron kayong lip primer before ito, para mas comfortable siya and mas smooth tignan yung lips nyo. Tignan natin kung iinom ako sa glass, kung magta-transfer siya. Ayun. Clear naman, wala siyang transfer. So, kiss proof and transfer proof. Totoo naman yung claims nila. Napansin ko lang, sabi nila doon sa Instagram nila that these are premium lipsticks. Ang masasabi ko, I don't think so. Marami na ako nasubukan na liquid lipsticks. Alam nyo naman, kaya nga Lippy Eve ang pangalan ko kasi mahilig ako sa lipsticks. And meron ako mga high-end, mid-end, and low-end. And no, hindi ko masasabi na premium lipstick siya, yung feel niya and yung quality niya. Kasi tignan nyo naman, yung applicator pa lang, ganun na yung itsura. Parang low-end. Pasensya na ha kung fans kayo ni Nadine. Ako rin naman gusto ko siya actually eh. Kasi nakaka-relate din ako sa kanya. Alam ko panganay siya and breadwinner siya sa family niya. Dumaan din ako sa ganun kaya I feel her. So, this video and this review is not to bash her. Kasi actually gusto ko rin naman siya. Pero itong lipstick niya, the velvet lipstick ha. Kasi ito lang naman yung nasubukan kong, I'm sorry, pero ganon siya sa quality. Sa shades, oo, maganda siya. And true yung claims niya, kiss-proof, budge-proof, and velvet finish siya. Pero, hindi siya premium. Price niya, premium, yes.
alam niyo kung bakit, sinabi ko na to dati sa BLK Cosmetics, yung kay Ann Curtis, na akala natin mura kasi 350 pesos each, pero 3 grams lang. And itong Lustrous na Velvet Lips, 499 pesos each siya ha. Pero 2.5 grams lang ang laman niya. Sobrang konti nun guys. Ang normal na laman ng liquid lipsticks usually ay 5 ml or 5 grams. So kalahati lang siya. Yung Careline, 5 grams yun. Yung liquid lipsticks. Yung Colorette liquid lipsticks ko, 5 grams ang laman nun. And 499 pesos din yung Colorette. Tapos yung Careline, 200 pesos. Pero 5 grams. Meron din ako dito yung BYS Cosmetics na Velvet Lips. Ito, 300 plus, 399 din yata to each. Pero 5 grams to, nakalagay dito. 5 grams siya. So, ganun karami yung laman nito. And ganun kakunti yung laman nito. So, mahal po siya. Mahal yung presyo niya. I hope na yung moisturizing and yung matte na bullet lipsticks ay okay. Pero ito po, kung fan kayo ni Nadine, then go ahead, support her. Para sa inyo to. Siyempre, ako din naman, kung idol ko yun, malamang bibilin ko rin talaga para souvenir ko or remembrance ko. Pero kung hindi ka naman fan niya or curious ka lang or ano, hindi ko siya marirecommend sa inyo para sa price niya. Siguro kung mas mura yung price niya, mga 190, ganyan, 200 pesos pwede pa. Pero for 499 pesos each or even itong set na 1,100 na lalabas na magkano, 300 plus each siya, mahal siya para sa quality niya. So, yun. I'm gonna wear this for the rest of the day and ilalagay ko na lang yung, i-insert ko na lang yung picture somewhere here sa check-ins ko later kung anong itsura niya after ko kumain or kung anong wear niya sa buong araw. Kung hindi man pictures, baka mag-check-in ako ng video para makita niyo. Check-in eh, tatatapos, ay, sa kasalukuyan kami kumakain ng dinner and nandito kami sa KFC, so gusto ko lang kayo i-update. Ang suot ko ngayon si Virgo, pinalitan ko si Libra kasi gusto ko na, wala, gusto ko lang siya ngayon kasi Virgo ako. So eto na, kinakain ko ngayon itong wrap, chicken wrap ng KFC and meron siyang transfer. Ayun, ano, nakikita nyo ba? Hindi ko matugo. yun. May mga transfer siya, tapos nabuwasan na din yung nasa lips ko. Ayan. Meron din akong fries tsaka chicken. So, yun. Bye! Okay, so yun. Sana naging helpful itong video ko para sa inyo. Konting hintay na lang. Mabalik na tayo dun sa kagaya ng dating setup. Mas okay na setup. And also yung kung na-miss nyo yung kung paano ko mag-swatch dati, babalik tayo dun. Huwag kayong mag-alala. Na-miss ko kayong lahat. Salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan i-follow sa Instagram and sa Facebook. Nandito yung mga accounts ko. And kung wala ko dito sa YouTube, nag-update po ako dyan. So see you there. Hopefully, I'll see you there. Bye!